My final top 20 for Miss Earth 2023 just hours before the coronation night. Kaya, sino sa inyo ang agree sa aking final top picks? Pero before that, eto yung top picks ng Missology. Ayan o. So, makikita nyo, 20. And I am not sure kung 20 nga ba yung magiging first cut. Baka malay natin, baka more than 20, or baka 15. Tignan na lang natin mamaya sa finals. Let us now begin with Albania. Malakas ang kandidata ng Albania ngayon. I will not be surprised if makakapasok siya. It's because nasa kanya ang lahat. Overall package, lagi siyang nasa top 5 sa mga hot picks ng iba. And yes, Albania, watch out for her. Malay natin. Okay, next is Brazil. Ang daming nagulantang sa performance ni Brazil. And then, napaka-unique ng kanyang body structure. Tapos, alam mo yon, yung hindi disturbing yung kanyang each part of her body, ang lakas ng confidence power niya. Marunong siyang lumampa talaga na walang kaemehan, no? She is also very straightforward. Kayang-kaya niya talaga na bangkuhin yung mga speech all about environmental issues, lalo na sa kanilang lugar. Next is Colombia. Although, nung first, medyo parang nag-struggle siya, but then, umangat agad siya. It's because nakita nila yung flaws. Na-repair naman nila yon, and now, she is coming back stronger. Kaya, okay sa akin ang ginagawa na strategy ni Colombia. Before anything else, follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po, guys. So, thank you for following me. Next is Greece. I am very sure siya ang babasag sa mga hot picks nyo. Napaka-diyosa niya. As in, parang wow. Mapapaganon ka talaga kay Greece. Kaya, yes, Greece ay kasali sa aking top. And then next naman ay si India. So, si India, marami rin siyang pwedeng i-share, no? Marami kang matutunan kay India. And then sa performance niya, although nasa safe mode siya, pero yes, inaasahan ko rin na makakapasok si India in this edition. Tapos ang next naman natin is Indonesia. So, isa si Indonesia din na nangunguna sa votes. Kaya lang for me, I'm not sure kung siya yung magiging number one, pero syempre, ibigay na natin kay Indonesia, di ba? And Indonesia is sending a candidate na maganon siya. So, watch out for her and siguro, feeling ko makakapasok din siya this edition. Tapos, let's move on din kay Mexico. Napakalinis ng kanyang overall performance, ang ganda, ang linis, lakado ng kanyang pasarela. Kaya, yes, I am certain na makakapasok din si Mexico. I also decided na ipasok si Mongolia. If you're going to repeat yung kanyang performance, parang alta talaga siya, super alta na relax. Na alam mo yun, hindi siya very pressured on stage. Kaya feeling ko, kung maganda rin yung kanyang Q&A kapag makukuha siya, watch out kay Mongolia. And then kay Myanmar naman. I believe Myanmar, yung mga glam team niya, stylist, tapos yung mga trainer, ginagawa talaga ang lahat. Unti-unti silang nag-i-improve, no? Hindi lang sa ibang pageant, kundi pa rin na rin sa Miss Earth. Kaya I will be very happy kapag makakapasok si Myanmar. And then, of course, kay Netherlands. Ang super diyosa ng Europe. So, ang ganda talaga ng kanyang styling. Parang Barbie talaga siya. Kung aayusan mo siya, isa din sa mga diyosa in this edition of Miss Earth. Kaya, watch out for Netherlands. Especially kapag masasagot niya ng maayos yung Q&A. Next naman natin is Paraguay. Yes, Paraguay or Paraguay. Ang linis din. Parang may similarities din kay Brazil. Ang ganda ng kanyang pasarela with that strong stage presence, yung kanyang appeal sa stage, yung confidence power. I hope talaga makakapasok si Paraguay ngayon. Of course, syempre, another P is Philippines. She is perfect, whole package, pero magkakaalaman na rin sa Q&A. Kaya, of course, marami ang nagmamasid kay Philippines kung siya nga ba or i-maintain nga ba niya yung kanyang strong na or yung consistency sa pageant hanggang sa
of top 8, siguro top 4, mga ganun. Kaya all eyes on Philippines na yon. I'm not sure, pero magugulat ka din kay Russia. Ang ganda ng performance niya, sa totoo lang, real talk. Ang linis, hindi siya napapressure, wala kang makikita na matigas o kaya flaw sa kanyang pasarela o kaya doon sa swimsuit. And then, maganda din siya, pero low-key lang ang eksena niya. Pero, syempre, I will not be also surprised na makakapasok si Russia this season. Mm. And then, kay Poland. So, another P group. Si Poland, makikita mo na napaka-charming ng face niya. Napaka-low-key din. Yung patwitams ang eksena niya, medyo bubbly din ang personality niya. Pero, she looks so expensive on stage. And marami din ang may gusto sa kanya, in favor sa kanya, na makapasok din sa first cut. O kaya second cut, or even third cut. Mm. Isa pang P, Puerto Rico. Mm. Alam naman natin na plakado din ang Puerto Rico. Perfect din yung kanyang pasarela, pati yung face value niya. Wow! No wonder kasali siya sa mga top 5 picks ng iba't ibang pageant pages o kaya mga pageant fans. Kaya, let's also watch out kay Puerto Rico. Hmm. And then, kay Thailand. So, gusto ko din na makapasok si Thailand. Pagkakataon din nila ito. And at a young age, I think she is one of the youngest in this competition. Alam mo yun, feeling ko magbibigay siya ng fasavog sa this in this competition, lalong-lalo na sa Q&A, kasi she is also very smart, she is eloquent, and alam mo yon, hindi siya nawawalan ng ideas. Hmm. Okay, and next naman natin ay si Venezuela. So Venezuela is also sending a very strong and confident candidate this season. Tapos syempre, alam din nila kung paano umarangkada sa Q&A. Talagang in-study nila. Kaya, hindi din ako masusurprise kung hanggang sa top 4 ang reach ni Venezuela this year. I also believe Vietnam. Syempre naman, no? So, hindi lang bilang isang host candidate, but also, nakita naman natin yung improvements niya. She is always willing to learn and nag-resonate sa kanyang personality, yung Q&A niya, and yung pasarela niya. Kaya, yes, kay Vietnam. Tapos, susunod naman si Zimbabwe. Ayan, si Zimbabwe naman, very expensive yung itsura niya. Parang nakikita ko sa kanya si Naomi Campbell o kaya yung previous winner ng Miss Supranational from South Africa. Parang ganun vibes ang nafe-feel ko sa kanya. High fashion ang eksena niya. And yes, I believe makakapasok din talaga siya. And then si South Africa. Hindi ko rin ina-expect si South Africa na ang ganda ng kanyang pasabog, no? Yung kanyang rampa sa stage, especially sa swimsuit, and then sa fashion show na parang gown competition. Tapos, very, ano siya, kung ano yung nasa utak niya. Sinasabi niya, straightforward siya, ang dami niyang ideas, and tatak South Africa talaga yung eksena nila sa Q&A. Tapos, I'm not sure kung nabanggit ko kanina, si Zambia. Ayan, si Zambia. Naaliw ako kay Zambia. It's because napaka-regal niya. Alta din siya. Tapos, yes, let's watch out sa kanyang pasabog sa Q&A na kapag na-ace niya talaga yung question and answer portion, kumanda-handa na din kayo. Para kay Zambia. Ayan. So, pasensya na kapag walang mga photos. So, it's all about text. And I am sorry if hindi ko nabanggit or I did not mention your country. Kasi syempre, binase ko lang to sa preliminary competition sa swimsuit and syempre sa mga observation ko sa mga extracurricular activities nila. Okay, so I hope nagustuhan nyo itong final topics ko for Miss Earth 2023. And then bukas na ako magre-react about sa performance ni Ilana Aduana and of course sa performance ng winner ng Miss Earth. Kasi hindi pa tapos yung eksena ko ngayon. May gagawin pa ako after this. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.